My God, I hate drugs. Ang UP ba ay maraming sa UP ay sa napanahon ng diktadurang Marcos, marami ang nagbitbit ng armas para labanan ng diktadurang Marcos. Hanggang ngayon, sabihin mo ba na isara natin ang UP dahil maraming lumaban sa pamahalaan? Ganun nakikita ko. Walang basihan, no? At talagang paninira lang yan para pagtakpan yung kakulangan ng pamahalaan na yung kanyang obligasyon sa kanyang mamamayan ay kanyang tinalikuran, no? Para lang pagbigyan ang kagustuhan halimbawa ng mga malalaking kapitalista dahil sa area na yan ay talagang yung Pantaron Range, no? Na kung saan nandyan yung Tariingot ay matagal nang gustong magkaroon ng pasokin niya ng malalaking kumpanya ng pagmimina at iba pang monocrop plantation. At yun talaga ang real reason bakit ayaw nila mabigyan ng tamang edukasyon ng ating mga kapatid na lupa. Okay. Ay, magandang hapon po, Paolo Barcelon po, Consiliere ng Pilipinas. Kasatuloy yung sinasabi nyo kanina po na merong sumisigaw sa inyo ng buko. Sino po itong mga pinagutang ng gobyerno, hindi po ba, na sinasabi kayo may kinalaman o merong, o parang bansa kayo dito, sino itong mga to? Isa rin sa mga nakakulong sa kasama ko sa selva, isang native ng lugar na natuto sa eskwela at nagtuturo na siya. Sabi niya mga tagad-tulyan lahat yun. Inakot ng truck ng militar. Nandun naman yun na rin. Dito naman rin. Baka nalabag yung mga militari. Yung truck nila, sinatid nila. May pumasok pa nga ng isang dato. Pinilagin lang. Sumigit din sa nakita ko. Tapos sabi niya, pwede ko bang makausap si Pasato? Tinanong sa lindong bata. Para gusto ko malawa, bakit siya nandito? May paliwanin ka lang namin, hindi ka namin sa pupusin nito. Tapos, ilan kayo dito? Siya. O sige, pagdadalan ko kayo. Tapos, nag-wave, sabi lang ganun. Tapos, pagkatapos at salita rin ito. Malinaw naman doon na ang nais ipakita yung pagsasara ng eskwela ay dahil sa tinutulan ng community. Yung sinasabi. Pero, ang nilako sa anilang nagkagawa ay ako. Talaga, puro ako eh. Hindi nila, wala nila yung naisin at ipatinira ng polis sa tulad sa yun. Kaya nagano ko na kinakapitalize ko sa mga yun. Para bang yung identification ko para patunayan kung ako yung pakanaron at na-identify ako sa CPPLP so yung kanilang claim na ginagamit, dinayo, yung eskwela, para sa training, nanonplay, kahit ito. Kasi si Sacrocampo ko nga, pumalik yan. Para pagkandulis nila. Parang ganun. Kung nga lang, logic nila. Parang may brainwash yung ito. It is martial law. No? Martial law. Yan yan, ang napansin namin yan. Yun naman sa checkpoint. No? Kasi it's a PNP checkpoint. Pero ang nagmamando, yung young officer ng army, at iniharan niya yung track niya. Pumapayag niya yung ganoon na tumuloy kami. So, tumutuloy yung militar. Ano yung pwede? Pero nandiyan yan. Net effect ng maligit na isang taon ng Marcelo. Sinasabi ng gobyerno, maganda ang epekto, mapayapa. No? Walang nagko-complain ng human rights violation. Pero yung presence nila at yung kanilang iniisa-isayin, pinabayay, baka yung mga komunidad, kinakausap sa mga magulang, pinatapon, o kaya inaalok. Ang sabi ng mga teacher, kaya pinunuan nila yon kasi walang pumayag sa dulyuan na sumama sa hapon.
Pero sabi na, NPA area yan, kaya walang gusto mo sumama sa AFP. Hindi naman totoo yan, na yung karirang, yun yung karirang, ano, tingin, no? Kung bakit talagang pursigido at tingin din namin, minadali nila yung aksyon dahil dun sa pagdating namin doon, no? Na i-resolve na agad ang ano, yung issue. Tapos, nakakita sa pagkakataon, magyari yung pag-rescue namin sa ano, para harangin kami at gumawa na daw-daw ang kaso, ang kaso ang kami ng kidnapping, child abuse, at trafficking in process. Sam, sir, Lumakwento na yun, ano, ng mga pulis at mga sundalo. So, ang nasabihin ko lang sa'yo, Albayalde, hinahamon kita, sasamahan kita sa isang lumad school at mag-observe ka doon ano yung tinuturo at makikita mo kung gaano kagagaling ang mga estudyante ng mga lumad school. Alam niyo yung mga teachers, tanong namin, ano yung subject ninyo? Subject, multiple. Language, reading, writing, mathematics, agriculture. Kasi yung naunang tinukoy ko kanya, yung Francis School, dun sa Upper Suyuan, ang nagawa doon ng eskwelahan, literacy ng mga bata, no? Tapos tinuruan sila ng sa kanilang rights, yung mga rights nila. Tapos yung mga pamilya, tinuruan nila ng modern agriculture, pagtatanim. Gumawa sila ng irrigation na pinaandar sa pamamagitan ng motor pump. No? Tapos nagtayo sila ng corn grinder para ma-process yung karanang produkto. No? Nung makita ng NPA, ng AFP, na kuma, bakit ganito nito? NPA may gawa niya. May nagkanya ka. Kaya nagpasya sila na kailangan paalisin yung sila na doon. Yung ganyang statement ni General Albayalde only confirms, no, na systematic yung vilification campaign against the Lumad schools, no? Coming from the CPNP, talagang we will not be surprised, hanggang doon sa baba, ganun ang pagtingin sa mga Lumad schools. No? Kaya kahit anong reklamo ng mga teachers, anong reklamo ng mga estudyante, hindi nila pinapakinggan kahit na hinaharas na ito ng mga paramilitary groups gaya ng Alamar. Okay. So, last na lang, well, ang unahin siguro namin ngayon, harapin mo na itong mga kaso ngayong kinaharap ng mga respondents, no? Tapos, ang sinisiguro lang natin na impunity will not last forever, no? Itong ginagawa nila, magkakaroon ito ng reaction, no? Counter-reaction na kailangan din magkaroon ng legal offensive, no? Dahil namimihasa na ang militar at kapulisan sa pagsasampa ng mga gawa-gawang kaso laban sa mga human rights defenders. Basta challenge has been issued to General Albayalde. Challenge muna tayo sa Lumad School, ha? Kung paano na, kung ano yung dinaanan ko, daanan niya rin. Maglakad din siya ng 2-3 oras. Okay ba yan kay Albayalde? Challenge yan. Bukas, sa mga natin ang sagot. Angel or BCMM? Angel or BCMM? Si Panelo naman, sabi ng Instar, panel, papalas to sa tour, start using arrest for propaganda.
sinabi niya, para yun. Yun ang tutubi na rin naman niya. Para bang pinlano namin mapagpa-aresto para sa kapagpapaganda laban sa pagpapaganda. Pero hindi ito kinukor ng salita si General Secretary Eduardo Anon. He loaded the law enforcement agencies for coming to the rescue of the minors arrest and arresting the suspect of protecting those. So the rescue nila sa amin yan, ni-rescue namin this presidente. Palakpakan, sabi ni Anon. And then dinagdagan niya, propaganda. We at the DILG strongly condemn all forms of child trafficking and exploitation in the country and will make certain that all those guilty of these abhorrent acts against the vulnerable and innocent will face the full judgment of the rule of law. No. It denounced the Communist Party of the Philippines for breaking deplorable brainwashing youth. Yeah.